Granite, Box TV. Kasi pagdatadis ka, Box TV. Sa motoring do yung biya. So yun mga parekoy, kumusta po sa lahat? Download na po sa nanonood ng ating YouTube channel. Ngayon po ay ating ipakita kung paano mag-cut ng granite at paano hasain yung mga corner. Gamit lang po ang portable marble cutter. Alam naman po natin, ang granite ay galing sa natural granite stone. Hardest materials on earth, kaya matibay siya. So, hindi po basta-basta grinder lang po ang gamitin natin sa pagtabas. Kaya gagamitan po natin siya ng portable marble cutter. So, yun. Tingnan natin, mga parikoy, kung paano ito putulin. So, yun. Ito yung pinakamahalagang tools para sa pag-install ng granite. Itong marble cutter na to. Kasi need nating putulin ayon sa sukat ng counter. Ang kaya naman ito sa pair ay katulad din siya ng concept nung nasa mga malaking shop na pangkat ng granite. Tulad dito may bumubuga rin tubig. Ayan. So, sobrang ganda niya kasi diretsong-diretso yung kahit yung ano niya, pangkat niya. Ayan. Para lang siyang circular saw kung titinan mo. Pero yung bala niya ay pang stone o yung granite. Ayan. Ayan. Gantong-ganto rin yung concept na nakita ko doon sa pinagbilhan namin ng granite na malaking shop. At sobrang laki ng machine ng pang cut nila ng granite. Pero ito, dahil nga portable lang, handy siya, ay kuha niya naman yung concept na yun. May tubig din habang umiikot yung talim na yan. Ayan. So, ayan po. Susa na natin. Ayan. Nakikita nyo po, walang halitabok. Ayan. At napakadaling tutulong ng granite. Itong marble cutter na to, ayan. Ang kaya naman sa kanya, meron ng tubig. Kaya hindi hirap. Kasi pag walang tubig na bubuga yung pangka, sinusunog yung granite at binibuli. Ganda, tanong mo, bilis lang. So, yung nasabi ko, ito yung guide. Ito naman yung guide ng talim.
siya kadali yung gamitin. So ayan po, nakat na. Ayan. Ganun po kaganda gamitin yung portable marble cutter na yan. Ito po yung mga talim ng pangasa sa mga kanto para sa granite. Ayan, may mga sukat po yan, 50, 150, 300, 400, 500, 800, hanggang 3,000 po yun. So yung 3,000 po ay nakasalpak na sa grinder. So papakita ko po sa inyo kung paano po asahin itong pinagkatingan natin. Inaasa natin yung gilid, gamit lang yung grinder. Tinanggal natin yung cover dahil nga mahirap sa gamitin kapag nag-asa tayo ng granite. So, basta lagi tandaan yung safety lang at professional dapat ang gumagamit. Tapos mamaya, pagkatapos na maasa yung mga talim-talim, sabay titirahan natin ang sabay gagamitan natin ng diamond pad ito. Ayan. Gamitan natin ang 50 muna, yung magaspang 300, sabay yung panghuli, yung 2,000 or yung 3,000 na kakabit para mawala yung santuhan. So, kailangan po natin ng diamond dapping pad para pangasa sa pinagtatingan natin kasi nga medyo matalim pa yon at may mga bungi-bungi konti pero madali lang po matanggal yon kapag binating na po natin. Ayan. Bukod sa bapping, makatanggal kasi yung kanto nun. Parang magiging ano siya, parang round. Ayan. Ang banggil ng grinder mo, sabayan mo lang siya ng tubig, buti lang po, tapos butasan mo lang alambre. Ayan. Ito na po yung nahasa na natin at nabapping. Tingnan niyo po kung gano'ng kaganda. Sobrang linis. Ayan. Sobrang linis, sobrang sundab din. At wala na siyang talim at wala na rin yung kanto. Yung pinaka-corner niya ay tinanggal din natin. Ayan. So, akala mo talaga ay galing siya sa mga malaking shop talaga na doon pinutol. Kasi sa mga shop talaga na malaki ay may mga special cutter talaga sila doon na sobrang laki ng machine. Pero dahil nga ginamitan lang natin siya ng portable na marble cutter, pero kasing ganda rin siya. Ayan. Kasing ganda siya. So ayan na po. Ayan. Ito ay hindi pa tapos kasi marami pang ilalagay dito. Pero ito ay nakita lang muna natin yung temporary na nakalagay. Ayan. Kung gano'ng kaganda yung counter na pina-granite ang nilagay. At ito ay German white na color. Ayan. So yun mga baritoy, mga kamok, maraming salamat po sa nanonood ng ating YouTube channel at patuloy na sumusuporta. Maraming salamat po.